Alas 5 ng umaga na po at ito, nag-umpisa na po ako sa paghahanda sa isang naman araw na pagwa-vlogging at ito po nakakatuwa dahil hindi na naman po tungkol sa politika kundi pati na sa pagkain, sa buhay, nagbibigay po tayo ng mga advice lalo na po ito sa mga OFW natin na naghihirap, nagsisikap at gustong kumita ng pera upang makabigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. But karaniwan po ay nahuhulog ito sa malaking disgrasya dahil sa kanilang pangarap magkaroon ng yaman ay aba nahuhulog sila dito sa mga investment scams, no? Kaya malaking trabaho po para sa atin. Kape-kape muna tayo. Native po yung coffee actually na nakanda dito sa bahay palagi. It's brewed coffee. Para sa akin ay dapat po suportahan natin ang local coffee industry para man po yung mga coffee growers natin ay mabigyan ng masiglang pagsisikap ng sa kanilang industriya. And we have many good coffee growing areas, no? Sa of course sa Sagada, sa Benguet, no, doon sa Cordillera, no, kasi kape mas maganda kapag mataas. Mas gusto ng kape yung malamig na mga klima. Diyan sa Davao, yung Mount Davao po, napakasarap din yan. Dito sa amin may Batangas. Ganun din. No? So, dapat marunong tayo magtangkinik sa ating local products kasi kailangan po na yung mga coffee growers natin ay mabigyan din ng sapat na kita sa kanilang pagsisikap. Ubus na, wala nang natira doon na yung nakanda ko na breakfast kaya. Ito po, kinapay na lang muna tayo. With bread tayo na yan. At butter. Alam nyo, yung butter, marami pong mga maling paniniwala dyan. Akala ko din yung iba, unhealthy. Pero meron pong pag-aaral dyan sa Europa. Lalo na sa, kung hindi ko magkakamali, sa Sweden yata, no? Sweden or Denmark. Na, kasi malakas sila kumain ng butter. Eh, healthy pala ito. Hindi ito nakakasama. Kasi may mga maling paniniwala dati na yung butter daw ay nagiging sanhi ng yung pagtitigas ng ating arteries, no? Yung ugat natin.
kasi galing ito sa baka, no, sa gatas ng baka, eh sabi nila yung taba daw ay nakakasama. Pero yun po, that has been debunked. At ito nga po, I'm also a paborito po na pagkain, palaman sa pagkain ng butter. Okay. Meron po akong tinatawag na morning rituals. Ito po yung mga ginagawa ko pag-gising na pag-gising ko. Of course, manghihilamos, sisipilyo. At ito, dahil mag-video ako, nagpalit ako ng t-shirt, no? Pero usually, naka-santo lang po ako. Pero isa po sa naging habit ko ay bago man po ang lahat ay nagsusulat na po ako. At ito po may mga notebook ako dahil ito yung tinatawag na journaling. Sinusulat o yung kung ano yung mga pumapasok sa isip ko, no? Walang ano, ganito po yung itsura niya. Yan. So ito yung pinaka-latest ko na notebook, no? Eh may mansa pa ng kape na may spill ng coffee. Ano po ba ang kahalagaan ng journal? Ito po ay nagbibigay sa akin at ito ay marami na po ang nagsasabi nito. Marami po mga eksperto na ito daw ay magandang paraan para yung mga nasa loob ng isipan natin ay na i-re-record natin. Kasi marami pong mga dumadaan dyan ng mga isip sa ano natin, sa utak natin. Araw-araw, kahit kung saan tayo, minsan sa yung sabi nila, may eureka moment. Alam niyo yun? Eureka moment. Na habang nasa naliligo ka, biglang may papasok sa iyo na magandang idea na maring magamit sa negosyo, maring magamit sa trabaho para makamit ang tagumpay, no? At totoo nga po yung iba nga habang nasa bathtub, no? Yung kasi wala tayong bathtub dito sa Pilipinas, hindi uso yun eh. So, ito po ang paraan, magandang paraan po ito. Yung, and ito, I will suggest to you, no? Na mag, kahit yung ordinary notebook at may kahit lapis lang eh, no? Ball pen, ay yun po gawin nyo. Make it a daily practice. Maglaan po kayo ng 10 hanggang 15 minuto araw-araw. Araw-araw po yan. Discipline, no? Because you need to build discipline. Ay, wala po kayong gagawin kundi sulat lang sulat. Kahit ano po pumapasok, eh, kahit hindi po yung wastong pagkasulat, kahit yung incomplete sentences na tinatawag. Basta kung ano po yung dumadaan at lalabas sa isip mo, isulat mo lang dyan. Yun po ang practice, no? Tinatawag na practice. Para naman po na maturuan mo rin ang iyong utak na lahat po na mga nandyan sa loob, bawat umaga ay ilalabas yan. Eh kasi yung utak po natin ay parang computer memory din yan eh. Napupuno yan, no? At yan ang dahilan kung bakit na marami po tayong nakakalimutan dahil na o-overload na, no, memory overload na yan. No? Kaya ito po talaga ay napaka-proven po, proven na po ito na practice. Kaya po, may panagin, may note, may papel, no, yan po, no. May yellow pad, no. May steno pad, no. Kahit saan po ay mayroon po talagang writing paper na malapit sa akin kasi hindi po natin malaman eh kung kailan dadaan sa isip natin yung mga magagandang idea, no? At ako po kahit na kahit po sa may technology na may smartphone na meron po ako mga apps diyan, no, para sa note taking, pero mas epektibo pa rin, no, nakikita po na mas epektibo
itong pagsusulat, no? Note taking by hand. So isang idea po yan, no? At yung una kong ginagawa ay manood po, tingnan ang YouTube. Kasi itong YouTube parang university po ito. Napakalaking university. Lahat po na gusto mong malaman na dito po makikita, yung mahahanap nyo sa YouTube. Kahit sa sex, no? Mga tinatawag na technique sa sex. Mas nandito yun. Lahat po talaga. Wala pong dahilan na nawala pong dahilan talaga na hindi tayo magkakaroon ng karunungan, no? Hindi po dahilan yun na hindi tayo nakapag-aral sa nung pagkabata natin dahil sa poverty, yung paghihirap, no? Na sa atin po talaga. Yung technology provides us, no? Lahat po na opportunity para po na mas gumaling tayo, no? To self-improve, no? Self-improvement. Kasi ang karamihan sa atin, doon sa TikTok, doon sa mga prank, wala pong kwenta. Sinasayang nyo po yung oras ninyo dyan, no? Kung siguro umpisa nyo na tatawag dito, umpisa nyo po at subukan na kahit kalating oras lang, maghanap kayo ng mga magagandang mga video dyan, no? Of course, many of them would be in English, pero marami na rin pong mga vloggers dito sa Pilipinas na nagbabahagi, no, ng information, ng knowledge, no? At syempre, isa na po tayo doon, no? Ito rin pong paraan ko upang makasiguro na araw-araw kung ano po yung mga bago na mga lumalabas, no? At mga libro po, marami po akong libro dito sa computer ko, sa smartphone na din po yung mga libro ko. May Kindle ako, no? At saka nagsusubscribe ako dito yung Scrib, no? Isa pong online platform yan. Kung saan, parang library, napakalaking library. Aba, millions and millions po yung mga libro dyan. Kahit anong subject, makakabasa ka dyan. Kaya, yun po ang ibig ko sabihin na kung gusto natin mapaganda ang takbo ng ating buhay, wala pong magiging hadlang. There is no obstacle except yung sarili natin. Kapag tamad-tamad tayo, akala natin darating lang yung swerte sa buhay natin, ganun na lang po. Hanggang doon na lang kayo.